Magandang araw mga ka-TFT. Isang edisyon na naman ng TFT News Break ang handog namin sa inyo ngayong araw ng Martes. Ang mga tampok at trending na balita ay hatid sa inyo ng Wezone Supermarket. Ka-TFT, bili na ng iyong paboritong Pinoy products at i-celebrate ang Spirit of the Union this National Day with more than 200 items on sale sa Wezone Supermarket. Up to 60% off ang discount na pwede mong ma-avail. Promo runs from November 26 to December 4, 2022. Kaya punta na sa pinakamalapit na Wezone Supermarket. At narito ang lima sa aming mga nagbabagang balita. DICT, nagbabala na phishing scam ang kumakalat sa Friendster website. Simbang gabi sa Abu Dhabi, ibabalik na sa face-to-face. 1.5 bilyong pisong budget ilalaan para pabilisin ang internet sa Pilipinas. Launch ng UAE Mission to Moon, nakatakda na sa November 30. Monkeypox, tatawagin ng Mpox ayon sa World Health Organization. At para sa mga detalye, nagbabala ang DICT contra phishing scam matapos mag-trending ang umano'y pagbabalik ng website na Friendster. Ayon sa investigasyon ng ahensya, bagamat makikitang tila legit ang site, may previous records na ito ay phishing, hacking at host exploitation. Taong 2015 nang i-shutdown ang Friendster dahil sa kakulangan nito ng users. Samantala, balik face-to-face na ang Simbang Gabi sa Abu Dhabi ngayong Disyembre. Inanunsyo na ng St. Joseph Cathedral na ibabalik na ang in-person matapos ang nagdaang virtual Simbang Gabi bilang pagsunod sa COVID-19 guidelines. Mag-uumpisa ang Simbang Gabi sa December 15 hanggang December 23 na gaganapin tuwing alas 8 ng gabi. At para sa mga detalye ng iba pa mga trending na balita, tumutok lamang sa website at social media channels ng The Filipino Times. At yan ang mga tampok na balita para sa araw na ito. Sa ngalan ng Manila News Team at Abu Dhabi News Bureau, ako po si Randy Malanta, mula sa Dubai Headquarters. Manatiling nakatutok at subaybayan ang mga trending na balita dito lamang sa The Filipino Times News Break.